Walang hiya ka? So pabor ka na yung mga bata na gulpi dyan? Walang hiya to si Mike Abby, no? Kinain na to ng sistema. Kinain na to ng pagiging hater niya ni Pastor Kibuloy. Ano ba kinagagalit mo kay Pastor? Dahil lang kinorek ka sa kabubuhan mong analysis at opinion. Bigay ka nga kasi nang bigay ng opinion, hindi na mahinihingi yung opinion mo. Tapos pag inayawan yung opinion mo, magwo-walk out ka. Yun lang naman ang kinagalit mo kay Pastor. Pero before that, pucha, lahat ng hinain sa'yo ni Pastor na pagkain, nilunok mo laman. Napakadami mong sinasabing mga mali kala Pastor Kibuloy. Nung nakikinabang ka, hindi mo naman ini-expose. Nung napagsabihan ka na on live TV, you know your job, nagalit ka na, naging hater ka na, naging troll ka na, nagpapakalat ka pa ng fake news. Oh, pero mas marami ka nang nakain. Mas marami ka nang nasweldo. At mas marami, pucha, pinagtatanggol mo pa nga nun si Pastor Kibuloy kay Vice Ganda. Doon ka pa nga sumikat sa pagtatanggol mo kay Pastor Kibuloy kay Vice Ganda at sinabi mong, kahit hindi ako taga Kingdom of Jesus Christ, ipagtatanggol ko si Pastor. O tapos ngayon, ano? Nga. Wala kang moral ascendancy, Mike Abe. Wala. Alam mo kung bakit? Kasi dati ka lang palamunin ni Pastor. Katulad ka rin nung mga testigo ni Risa Ontiveros, dati ka lang palamunin ni Pastor. Dati ka lang binuhay ni Pastor pati pamilya mo. Tapos nung may nag-offer sa'yo ng mas malaki, tangin na lumaki na rin yung ulo mo. Akala mo naman panghabang buhay yan. Mike Abe, 6 years lang ang mga Marcos sa posisyon. Maniwala ka sa hindi, pag umupo yung bagong presidente, alam nun kung gaano ka katanga. Oo, baka sa susunod, dyan sa PDB4, janitor ka na. Mike Abe, galing ka lang sa inacquire nila na DZAR. Yung DZAR, inacquire lang nila yan, binili lang ng SMNI yung radio broadcasting na yan. Kasama ka sa muebles. Nung ibinenta yung DZAR, nung sabi, kasama ba yung mga muebles? Hindi. Iwan tong paso. Iwan tong tapunan ng basura. Eh ito, ayan si Abe, sa inyo na yan. Tangi na ganun nun. Nung nagkabentahan ng DZAR, nabili ng ano, nung nabili ng DZAR, ng SMNI yung DZAR, pucha, ito si Mike Abe, kasama to sa muebles. Mantaki mo, Mike Abe, muebles ka lang, naging broadcaster ka sa SMNI, palakpakan. Yung may-ari ng DZAR, kinuha pa yung basurahan, ikaw binigay ka. Ibig sabihin, Mike Abe, yung basurahan mas may silbi pa kaysa sa'yo. Imaginin mo yan, kaya magpasalamat ka sa DZAR. Magpasalamat ka sa SMNI. Dahil kung hindi dahil sa SMNI, Mike Abe, pucha, nasa payatas ka na ngayon. Panis na nga yung kanin sa rep eh. Kinuha pa nung may-ari ng DZAR, inuwi pa. Puta, ikaw iniwan ka. Ibig sabihin, ang worth mo, wala na. Walang hiya ka? Kapakayabang mo. Akala mo kung sino ka. Wala ka namang alam na... Oh, kita mo natawa sila, oh. Di ba? Pucha, yung basurahan, mas may value pa kaysa sa'yo. Pucha, yung basurahan na yun, butas pa. May tubo pa. Bakit nananakit sila sa pulis? Walang respeto sa pulis. Ay, ang pulis na may nagtatrabaho lang. Dahil nutusan ng cortes, court order. Ayan. So... Ayan. Tanginan to, bobo. Ito yung kaklase mong tanginan yan. Recite ng recite, mali naman. Oh, kaya kung ito'y tinatalakay, huwag kayong palinglang. Maraming paawa ngayon. Maraming gimmick sila ngayon. Marami silang ginagawang mga statement.
Gamit na gamit ang iso niyan para makakuha ng SIM. Sabi nilo, buy one take all. Hindi nga, totoo nga yun. Oh, yeah. Magkano po yung radio station nyo? Ano? Halimbawa, ano? 50 million. 50 million? Anong kasama? Anong kasama? Ikaw, kung ano gusto mo kunin. Yung basuraan na yun, pwede? Hindi pwede. Yan na lang. Si Mike Abby, isama nyo. Si Mike Abby na lang, isama nyo. Okay na yan. Hindi, sigurado kayo? Oo, isama mo na yan. Tangin na kaya kami nagsara dahil dyan. Nagsara dahil dyan. Tangina niyan eh. Ang topic namin si Vladimir Putin, Baldimir ng Baldimir eh. Tangina nito. Ng simpati or suporta sa mga sibilyan. Ang hindi nila alam, ang taong bayan ay matatalino. Alam nila ang rule of law. Alam nila ang proseso. At ang aking mga charity magpapaliwanag pa ulit-ulit ano ang proseso. Rule of law. Imbestigahan ko. So, tayo na, Mike Abby, dire-diretso tong 8 minutes mo. Wala nagpakulay sa'yo dyan. Wala nagpapakulay sa'yo. Buti pa sa akin, si Harry Estalani, oh, nagpakulay. Oh. Wala nga, 8 minutes ka na. 8 minutes, wala nagpakulay. So, wala, ang kita niyan, Mike Abby. Anak ng tinapay sa bagay, kahit naman walang kita, o mamaya may marinig nyo bakit kumikita ang mga yan. May komplenat. Pag may ebidensya, probable cause, ipail ang kaso. Pag naipail ang kaso at nakita ng korte, eh probable cause mag-iisa ng warrant of arrest para bigyan ng pagkakataon na idepensa ang sarili ng akusado. At pag may warrant of arrest, ipapatupad ng PNP, nandun na. Hindi naman sinabing guilty. Pag ikaw ba inisuhan ng warrant of arrest, guilty ka na? Hindi. Hanggat hindi nagtatrial at hindi natatapos ang trial, hindi mo malalaman kung guilty o not guilty. Ay naman pala eh. Hindi pa naman pala guilty. Eh bakit kung itapik nyo, parang ginawa niya na yung mga kasalanang sinusumbong sa kanya? Hindi pa pala guilty. Hindi pa pala guilty. Tapos, putya kina, ang dami-dami ng mga polis. Mantakin mo ilang ano, provincial ano, regional office, PRO. PRO 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, puta, apat. Kasama pa SWAT, kasama pa si SAF, kasama pa si IDG. Walang iyaw. Hindi pa yan ano ha, hindi pa guilty yan. Ano pa lang yan, accused. Oh, tapos ganun na karami, hindi ka nagtaka? Hindi ka nagtaka? Yung kapitbahay nga namin, drug lord eh. Tatlo lang yung humuli. Tayo na yan, pastor pa. 1,000 pulis. Gunggung. Sasabi mo. Ang isang akusado. Pero ang pinapalabas ng kailang kampo ay argabyado sila. Pinahirapan daw yung kindam. Pinahirapan daw. Anong kindam? Pinahirapan yung kindam? Putangina. Gusto mo maniwala ako sa'yo? Tinatanggalan mo ng mga letra yung salita? Ha? Yung kindam? Ano yan? Kinder? Oh, panoorin nyo ha. Pinahirapan yung kindam. Tangina mo, bobo. Kingdom! May G yun. Kingdom! Okinam! Oh. Pinapalabas ng kailang kampo ay argabyado sila. Pinahirapan daw yung kindam. Kindam? Thy kingdom come, ganon. Thy kingdom come, thy will be done, ganyan. Tangina mo, Mike Abby, ang galing mo magtama ng mga mali. Yung mali mo, hindi mo nakikita. Kingdom! Naka nagigising kapitbahay ko eh, dahil sa kagaguhan mo eh. Kingdom! Mike Abe, kingdom. Sure ka? Magaling ka nyan? Matalino ka na nyan?
Alam mo yung batas, pero yung kingdom, hindi mo alam. Kingdom. Alam mo yung rule of law. Alam mo yung proseso ng pagsasampa ng kaso hanggang piskalya, hanggang korte, kaisyo ng warrant of arrest yan. Yung warrant of arrest na yan, hindi naman ibig sabihin yan. Ikaw ay may kasalanan na, kaya ka may warrant of arrest para may pagtanggol mo ang sarili mo. Tapos biglang, kingdom. Tangin na mo, Mike Abe. Paano mo binuhay yung pamilya mo tas ganyan kakatanga? Kingdom. Thy kingdom come, thy will be done. Putang ina to, elementary ang hayop. Hindi naman yan si ano, hindi naman yan attorney si Mike Abe. Grabe ka, walang attorney ng tanga. Oo, grabe. Alam mo, kaparehas mo si ano, si Franz Castro. Si Constantinality. Constantinality. Oh, parehas kayo. 15. Eh, 15. 15. Tutang na dapat magkatuluyan kayo ni Franz Castro. Pucha, kung ikaw, tinatanggalan mo ng isang letra, si Franz Castro, pinapalitan naman niya. Yung P, ginagawa niyang F. Yung F, ginagawa niyang P. Tapos yung B, ginagawa niyang V. Hayop na yan. Magsama kayong dalawa. Yung naka, kingdom. Ulitin natin ha, ang talino mo, first honor ka sana eh. First honor ka na sana. Bilib na ako sa'yo, alam mo yung batas. Putang ina. Pero yung mga salita, hindi mo kaya. Hayop ka. Palabas ng kailang kampo ay argabyadong argabyado sila. Pinahirapan daw yung kingdom. Pinahirapan yung kingdom. Tapos na. Okay na yun. Tangi na, sana pala na na-scroll ko na dito sa side na to, kasi kung napunta ako dyan, narinig ko yung kingdom, hindi na kita diniskas. Oh, kasi putangin na, dito pa lang, putangin na niya, kahit nyo, pag pinagbasa mo ang bata, ano, pag nagdasal ako, thy kingdom come, thy will be done. Alam ko yun eh. Tangi na, ikaw kingdom. Sabi ni ano, H. Lisa, kingdom, mali! Kingdom! Kingdom of Jesus Christ. Tangin na, kingdom ah. Kingdom, kingdom. Puta, ang tawag ko na ngayon sa'yo, si Boy Kingdom. 15. Totoo yan, oh Jesus. Si Franz Castro, sabi niya 15. Mga 2015. Tapos ito naman, kingdom. Tarantado, tumanda ka na ganyan. Tangina mong yabang-yabang mo, 35 years ka sa broadcasting, bobo ka pa rin. Ayup ka. Anong saan kaya nag-aral tong gagon to, no? Thy kingdom come, thy will be done. 2015. Gago po siya. Wala na, ila. Sige. Kapan daw si Kibuloy. Ang hindi karapatan ni Kibuloy wala. Wow. Ay paano naman yung karapatan ng di umano ay biktima? Hindi nyo nakikita. Paano kung asawa mo yan? Paano kung anak mo yan? Paano kung apo mo yung biktima na di umano ay biktima? Wala siyang karapatan? Hindi. Pero naman. Meron naman. O, wala naman sinasabi wala siyang karapatan. Ang sinasabi lang, sinungaling. Yung mga sinasabing biktima. Oo. Kasi nga, na-dismiss na nga yan. Mike Abin sa yung Kingdom of Jesus Christ. Dati kasi yung mga yan, taga-kingdom yan. Oo. Tapos, nung nasa kingdom sila, umano sila, may nagawa sila na masama, kaya nagalit yung kingdom sa kanila.
Ngayon, nung nagalit yung kingdom sa kanila, lumabas sila ng kingdom. Tapos siniraan na nila yung kingdom. Nung nasiraan na nila ng kingdom, ayun na, nagtuloy-tuloy na yan. Yan ang galaw ng mga vlogger nila ngayon at ng kanilang mga anchor sa SMNI. Pagtakpan ang katotohanan, linlangin ang taong bayan sa kanilang paniniwala para idepensa ang kanilang amo. Pero hindi naman ho yan katanggap-tanggap. Dahil ito yung sinasabi ko at paninindigan ko sa aking opinion at interpretation, ito ang nangyayari. No one is above the law. Walang kinalaman ng Pangulo sa nangyari sa Davao at walang kinalaman ng Pangulo sa mga susunod na mangyayari pa. Kasi court order yan. Court decision yan. Hindi executive decision. Magkaibang decision. Hindi executive decision. Nawalan ako ng gana. Gusto pa kitang gulpin. Kaya alam puta nung nalaman ko na nandudura ka lang pala. Tangina, wala ka pala talagang silbi, Mike Abe. Sabi ko, tangina, pass na ako sa'yo. Kingdom! Tangina ka, baka... Ididimanda ko yung si Boss Dada. Bakit? Pinagtatawanan niya kasi hindi ko kayang bagitin yung kingdom. Kingdom. Tangina, ito parang bata, no? Ganito yung ano eh. Ganito yung kalaro ko nung ano eh. Kalaro ko nung elementary, pati yung mga lyrics ng kanta, pinapalitan niya. Tangina, ganito yun eh. Tanga yun eh. Kaiba yun. Nulito ha, hindi executive decision ang pag-aresto at warrant of arrest. Yan ay court, judicial, court order, court decision, base sa kailang kapangyarihan, lalo na yung judge na nag-issue nito. Ayun po yun, okay? Ayun po yun. Okay. Tangina mo, kahit ano pa sabihin mo, gago. Mali yung kingdom. Walang kingdom. Tingnan mo sa dictionary, wala no. Oh, erase. So, yung overkill na ginatawag nila, publicity lang yan, paawa yun. Gusto yata nila pag ang police in-grade eh. Walang baril. Hindi na uniform yun. Ay, kalokohan. Ka? Ang police, pag nag-grade. Ano sabi niya? Ang police, pag nag-grade. Ang inan to. Ibig sabihin, raid yun. Abi, raid yun. Akala ko ba issuance ng ano yun? Akala ko ba mag-issue sila ng warrant of arrest? Bakit naging raid? Bakit raid? May nagaganap na kalokohan doon? Oh, ayun, oh, sinabi niya raid. Oh. Alam mo ba magkaiba yung ano? Yung raid doon sa serving of warrant of arrest, Mike Abi. Ang dami mo palang alam sa batas, pero tanga ka, no? Tawag nila, publicity lang yan, paawa yun. Gusto yata nila pag ang pulis in-grade eh, walang baril. Ang gusto yata nila ang pulis pag nag-grade, walang baril. So ibig sabihin, raid yun. So raid pala yun. Ah, bakit i-raid? May pogo ba dun? Bakit i-raid yun? May drug din ba dun? Mayroon bang white slavery dun? Bakit i-raid? Ang alam ko, meron kayong pinaghihinalaan na wanted sa batas na nagtatago dun. So, bakit mo re-raidin yun? Hindi ba? Kasi kung merong wanted sa batas na nagtatago dun at may warrant of arrest yung tao na yun, mag-i-issue ka ng warrant of arrest. Nandyan po ba si ganito? Bakit? Meron po kaming warrant of arrest. May nakakapagsabi po na nandito siya. Pwede po ba naming magalugad yung lugar ninyo? Meron po ba kayong search warrant? Wala po eh. Wala po. Pero nakikiusap po kami. Para lang po matapos to, baka naman pwede, bigyan nyo kami ng permiso. O sige, pasok. O yun, ganun yun. Yung raid, wala nang pasok-pasok. Kaya naman pala ginigiba yung mga properties kasi raid. Now, anong reason mo, bakit mo i-raid yung lugar? Putangina nyo, binisto na naman kayo ni Mike Abi. Ibig sabihin, binisto na naman kayo ni Mike Abi. Oo, may raid-raid daw yan. Patay kayo dyan.
So hindi pala ito serving of warrant of arrest. Raid pala ito. Kung i-raid mo, in anong grounds? Anong kaso? Anong purpose? And lalo na pag nag-raid ka, kailangan meron ka talagang search warrant. Patay tayo dyan, Mike Abi. Nilaglag mo na naman yung pulis. Nilaglag mo na naman si Mike, si Abalus. Alanghiya talaga to si Mike Abi, oh. Hindi na kayo uniforme. Ay, kalokohan naman yun. Di ba? Mahirap yan. Ha, di ba? So, iwas kayo. Maraming pakulo, maraming gamitan. Pero ang katotohanan... Kaya tingin siya ng tingin. Tinitignan niya po, 8 minutes na mula pa. Shit. Ano sasabihin ko? Kailanman hindi pwedeng pagtapan. Okay? Sunod, dihabol natin. Uy, nabalitaan ba ni... Ano yan? Ano yan? Ano yan? May sinabi siya. Katotohanan, kailanman hindi pwedeng pagtapan. Ha? Ang katotohanan, kailanman hindi pagtat... Katotohanan, pagtatakpan mo? Di ba ang pinagtatakpan mo yung mga mali? Kailan pa kayo nagtakip ng katotohanan? Ang katotohanan ay di mo pwedeng pagtakpan. Usually ako, ang alam ko, pinagtatakpan yung mga mali eh. Yung mga tama ay di naman pinagtatakpan yan. Sige, para din to si ano eh. Para din pala to si, ano no, si Libayan. Lagi niyong tatandaan na ang taong natutulog ang siyang nagwawagi. Utangin ang mga kasabihan nito, mga tulonggis na ito. Ang taong natutulog ang siyang nagwawagi. Ito naman, hindi mo pagtatakpan ang katotohan. Natural. Yung mga mali ang pinagtatakpan, kuya. Walang juka. Okay. Sunod, ihabol natin. Uy, nabalitaan ba ninyo? Grabe, minimum. Uy, ihabol natin. Uy, nabalitaan ba ninyo? Tinan mo, ha? Ito na yung pangalawang topic niya. Ha? Naku, sabi niya. Uniform ng PLA nakita. Tayo na. Galing, ha? Sige, tinan natin kung anong magandang explanation yung ating maririnig tungkol dito sa People's Liberation Army uniform na nakita dyan sa Porac, Pampanga. Pag may forward sa akin ng mga picture, yung ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga. Aba, mga naka-uniforme. May mga uniforme ng People's Liberation Army. My goodness. Ano yan? Espiya ba talaga sila? May mga na-discovery na uniforme ng People's Liberation Army doon sa may Porac, Pampanga. Kakabahala yan. Sabihin, yung mga pogo, ginagamit lang na pro. Talaga pala mga sundalo yan. Aba, eh tama lang yung sinabi ng Senado. Threat na sa national security ang operasyon ng pogo. Kasi nahulihan na sila ng mga uniforme ng sundalo ng Chinese nandyan sa Porac, Pampanga. Delikado yan. Ibang klaseng galaw yan. Putang ina mo. Anong klaseng analysis yun? Ano daw yun? May nakita daw na uniform ng People's Liberation Party. May natagpuan daw. Delikado yan. Ano yan? Espiya na yan. Ay, talaga palang delikado na yan. Threat to national security. Delikado na yan. Tinan nyo yung ending niya. Ang galing nung ending niya eh. Ang galing eh. Tara ma. Sundalo ng Chinese nandyan sa Porac, Pampanga. Delikado yan. Ibang klaseng galaw yan. Nakna puta, Mike Abi. Akala ko pa naman may analysis ka na sa topic mo pa. Binigkas mo lang pala. Delikado yan. Ibang klase yan. Delikado yan. Ang tanginan to. Alam nyo ba, mga bossing, na sabay-sabay na lahat ng mga vloggers ng administrasyon, sabay-sabay yan, parehas ganyan. Liberation Army. Pinaliwanag na yan eh. Kanina, manood kayo nung makialam. Pinaliwanag kung ano yung mga, ano na yan. O, yung mga natagpuan na yan, na mga uniform, dyan sa... Diyan sa hayop na pogo na yan,
Oo, yung isang natagpuan, pinakita pa nila yung mga pins, yung patches, putya, yung patch nung isa, airborne ng US Army. Nakakabit sa People's Liberation Army. Tangina yan. Papaanong yung airborne patch ng US nasa Chinese na uniform? So, ibig sabihin, yung mga yun, maaaring meron ngang ganun doon, pero hindi daw yun People's Liberation Army uniform. Unang-una sa lahat daw, yung mga nakita daw doon, ang liliit. Alam mo ba, yung mga sundalo sa China, ang tatangkad niyan? Ang China po, komunista yan. Kung ikaw, sobrang tangkad mo, kahit gusto mong maglaro ng Barbie, sasabihin ng gobyerno sa'yo, hoy, tayo'y komunista, kung ano sabihin ko, yun ang susundin mo, mag-basketball ka. Paano yan? Gusto ko mag-Barbie, sapakin kita, mag-basketball ka. Wala kang choice, sila ang magsasabi kung ano ang magiging silbi mo sa buhay. Ganun sila doon, ha? So ito daw mga uniforms na nakita doon, mas maliit doon sa usual. So yung sinasabi daw ng mga militar na pwedeng ginagamit ito sa pang-scam, malabo din daw kasi nga hindi daw ito yung People's Liberation Army uniform. Oh, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, kaya yung mga yan, kaya yan sila merong kumpas na sabay-sabay, kaya may mga sabay-sabay na kumpas yan. Dahil dito, ha? Dahil dito, pakinggan nyo. Guys, ha, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatotoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Yan ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi GCash. Kastokas. Okay, ang sahod nyo rito, 15:30. Pero bukas, i-update kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sinyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin nyong mabuti, i-briefing nyo, i-explaining nyo na ang... At ang maganda rito, bes, hindi yung vlogger na Sambuan, at Lumbuan, at Patnatabuan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay? Alam nyo na siguro kung bakit pare-parehas sila ng kumpas. Kaya yung sinasabi ng mga bobong vlogger sa kabila, kung ano yung sinabi ng isa, yun din sasabihin ng isa, yun din sasabihin ng isa, yun lang assignment nila. Ipakalat yung liberation... People's Liberation Army uniform na nakita sa Pogo, kita mo sa kanya, yun lang, binanggit lang niya talaga. Aba, may nakita daw doon sa People's Liberation Army. Abay, delikado yan, nakakabahala. Sabay, tapos. Kasi yun lang naman yung assignment. Sabihin na nakakabahala,
sabihin na nakakabahala yung nakuwang uniform na talaga nga namang threat to national security dahil mga spy yan. Abay, nakakabahala. Wala na siyang ibang explanation. Wala na. Wala na siyang ibang explanation. Basta yun lang. Binigkas lang niya. Nakalagay pa dito sa title niya. Nako, uniform ng PLA nakita. As in, yun lang. Literal yung sinabi niya. Aba, may mga nakita pa dyan sa may Pogo na uniform. Nang ano, pinesend sa akin. Nako, delikado yan. Talagang pwede palang maging threat to national security yan. Dahil pwede palang maging spy yung mga yan. Bakit may mga uniforme dyan? Di ba? Nakakabahala. Nako po. Sabay end. Yan ang tawag sa mga yan, mga propagandista. Oh, thank you very much, City Madato. Nako, thank you very much sa mga pakupakulay nyo. Ha? Oh, magagalit na naman sila sa mga pakulay nyo. Alam nyo mas, sumasakit ang mga puso ng mga yan pagka nagpapakulay. Kasi sila, kailangan pa nilang gawin ito. Propaganda ng ilang minuto para lang kumita ng pera. Mantakin mo dito, yan yung mga followers natin. Oh, amsisipag magpakulay. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless us all. Subukin kayo. Pare-parehas kayo ng script. Anong sinabi? Nung, di ba sabi mo, yan ang kinukuha mo ng mga info-info? Kung ano yung mga pinagsasasabi ng tolongis na yan sa amin, di ba yun yung ginagamit mo? Kasi may credibility to sa'yo. Itong source mo, walang joke. Kaya naman pala source mo eh. Hindi mo lang pala source ng mga fake news to. Source mo din pala ng kita eh. Ang sinasabi ko sa inyo, bistado kayo rito. Mabibisto kayo dito, Mike Abby Opinions. Pare-parehas kayo ng script. Lahat ng vlogger ngayong araw, yaan ang pinag-uusapan. Oh, eh, kaya naman pala, ako ang magbababa sa inyo ng mga istorya. Hindi kayo pwede magkanya-kanya. Kung ano yung sasabihin ko na galing sa taas, yun ang i-content ninyo. Oh, simple, 'di ba? Basta mabanggit mo yung People's Liberation Army, mabanggit mo yung spy, mabanggit mo yung ano, mabanggit mo yung keyword na threat to national security, Pogo, spy, People's Liberation Army, nakakabahala. Bayad. Wow. Wow, Paldo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo sa kayabangan nyo, lahat ng mga baho nyo lumalabas. Mahilig lang kayong maglabas ng mga kung ano-anong chismis, pero wala kayong ebidensya. Ayan, ebidensya. Alam mo kanino galing yan? Galing yan kay J. Guevara. O si J. Guevara, sinasabi mong scammer. Ano ang proof mo na scammer siya? Pero si J. Guevara, sigurado ako. Maraming prueba yan sa'yo, yari ka. Ulrich Manlapas, maraming salamat. God bless you. God bless us all. Kaya nga may report option sa social media para may report na misleading. Fake news, bullying, etc. Yeah. Chrysostomo Ibarra, nako po. Nangungonsumi yan si Mike Abe kay Boss J. Guevara. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo, si Boss J. Guevara, madiin yan bumanat. Pero putangina si Boss Dada, pag bumanat yan, lumalatay. Tandaan nyo si Bobol Lipunan, putangina. Inuuod na channel niyan dahil sa akin. Kaya ang sinasabi ko lang dito, piliin nyo yung mga pagtitripan ninyo. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag tinambayan ko kayo, isang oras, dalawang oras, kayo lang ang topic ko. Hindi kayo makakaiwas. Si J. Guevara nga eh, 30 minutes lang eh, baka less than pa eh yung mga topic niya na to. Ako, kahit dalawang oras, kaya kong i-topic to. I-expose ko lang kung gaano kabobo tong mga to, kung gaano mga katanga tong mga to. Word per word, may expose natin. Kita mo to, nalaman natin. Bulol, kingdom. Hindi lang ako masyadong mahilig kasi. Hindi lang ako mahilig. Kaya lang, kanina pa ako naiirita. Ang dami na sinasabi sa akin, uy, si Mike Abe, meron na naman ano ah. Si Mike Abe, meron na naman ano ah. Sabi ko, ganun ba? Sige nga, medyo maglalaro nga ako ngayong araw. Total, dalawang beses naman ako nagla-live na. Paglaruan ko nga ito si Mike Abe, tingnan ko nga. Hindi ko pa pinanood to ah, ngayon pa lang ah.
Oh, ayan, nabisto natin. Pucha yan. People's Liberation Army, yung mga keywords, pagtapos tapusin, pack. End na kagad. Alam mo kung bakit? Cha-ching! Cha-ching! Oh, ha? Kaya yan ang masasabi natin dito sa Tolonges na si Mike Abe. Palakpakan natin. The next performance will start momentarily.